Okay, good morning mga kababayan at sa aking mga kababayang OFW. Ito, nakasakay po tayo dito sa DNR at andito na kami sa Biak na Bato. Ito po at may service po kami. Ngayon po, DNR po. Ano? So, dito, kasama din natin mga PNP personnel. Ayan. Ito si Sir Sir. Hello, sir. Good morning. Hello, good morning. Ayan, so ito. At siyempre, sa ating mga magigiting ng mga polis. So, andito sila, sir. Good morning po sa inyo, mga sir. Good morning. Ayan. Good morning. Welcome sa San Miguel, Bulacan. Ayun. Welcome ka na dito. Ayan, channel mo kaya? Jun Rillander. Shout out sa channel ni Jun Rillander. Ayan, no? Shout out kay sir. Sa dito po natin mga magagandang officer ng Bulacan. Ayan. God first. Dito sila. Dito sila sa front desk. Ayan, mga bayan. So, kasama ko si Janice Yander Vlog. Kung hindi po kalabisan sa inyo, please subscribe na rin sa kanyang maliit na YouTube channel. To support din po para sa kanya. Siya po ang aking may bahay. Ito, si Sir Ed. Kasama natin. Ed Bernardo. So ito, sama natin si Yosek. Napahingal ako nito. Pumunta tayo sa Tanay. Welcome po sa Biak na Bato. So ito, tatawid tayo dito sa bridge. Wow, ang ganda. Promise. So ito, naglalakad kami dito sa tulay. Ayan. Sarap mabuhay mga kumpanyan. Nakasama natin si Yusek. Welcome to Biak na Bato National Park, mga kababayan. Mabilis tayo makatanim, ano? Kasi nandito tayo para magtanim lang. Ang dami pa lang, ano? Para bisipan. I'm going to say hi to Abby, Yusek and Alberto Leonardo. Ang pula ng bantay lang dito kayo, ano? Kami po sa DNR ay nagsusumika na magawa ng paraan yung ating diminishing na, no, yung ating mga forest cover. Na alam naman natin, itong forest cover na ito ay siyang magliligtas sa atin sa panahon ng mga sakuna, kagaya ng bagyo, mga iba pang kalamidad. No? Dahil ito ay natural barrier natin. Ginawa ito, ito yung landscape ng Pilipinas. Eh. No? Hindi dapat natin itong umusin dahil
Ito ang magsesave sa atin sa malalakas na hangin, sa hataw ng bagyo, at ng ano pa, marami pang mga natural disaster na tinatawag. Ang isang magandang example dyan ay yung sa tabi ng dagat, yung mga mangroves natin dyan, unti-unti nang nauubos, pero hindi natin alam na ito pala ang natural barrier natin against sa typhoon na magdadaling sa dagat. Ano po? Eh, mas ginusto pa natin na gawing establishment, iba, gagawing resort, gagawing rest house, no? Maraming environmental crimes na nangyari, nabiktima itong malaking mangroves area natin. Diba? Lalo na dito sa terrestrial area natin, itong ating mga protected areas pa. Maraming environmental crimes na nangyayari na hindi naman na-address lang ng DNR because we really lack in personnel to manage lahat yan eh. Kasi napakalaki po ng babantayan pala ng DNR. Hindi kagaya ng pulis na antay criminality lang. Ito hindi. Environment, pag sinabi mong environment po ay lahat pala. Lahat, babantayan mo. Yung ating hangin, yung pagtatapo ng basura, eh ito lang pagtatapo ng basura, problema na natin, di ba? Lalo pa itong pagprotekta ng ating kaligasan. Environmental crimes, ano nung mga environmental crimes? Illegal logging, number one, ano po? Merong mga mining, illegal mining, no? Merong legal na mining, merong illegal mining. Yung mga poaching ng ating mga wildlife dyan sa mga bundok. Yung ating mga forest products, no? Inoputs po yan, kung saan-saan po pinapalusot. Hindi nila alam na tayong mga human being, no? The smartest creatures dito sa mundo, masyado na nating na-consume yung ating wilderness. No? Nasakop na natin pati yung habitat ng ating mga wildlife, no? Yung mga insekto, ibon, mga unggoy, mga baboy damo, mga tamaraw. Wala na silang lugar. Yung ating Philippine eagle na nangangailangan ng at least 11,000 hectares para siya makaikot yung flight zone niya. Wala na. Ginapos na siya ng kanyang yung flight zone niya. Hindi ba lang kung yung tamang term, ano? Pero kailangan pala yung ating mga Philippine eagle na yan makaikot doon sa area na walang tao. Walang human na interference. No? Walang activity. Kasi pag mayroong mga human na interference, may human sa nakita, lumalayo po ang mga wildlife, eh, diba? Tumatakbo sila. Umuusog po sila. Tayo naman, nang matuto tayong mag-farming, ayun, nag-expand tayo na nag-expand. Kinain natin yung wilderness. So, hindi man natin sinadya silang patayin, namamatay sila dahil sa loss of habitat. Ngayon, yun po, konting problema lang na nabanggit, pero marami pa po tayong problema. Pero anong solusyon ito? Ito po ang solusyon na in-encourage ng ating secretary, puting secretary Roy Simatu, na protektahan po natin yung ating intact pa or existing pa na mga protected areas or forest cover. Yung ating dream na nandyan pa, alagaan na po natin. Ayaw na po niya na meron pang maputol na puno. Ayaw na po niya yung ginagawa natin na ordinaryo na tayo ay ipa-plug down natin yung naghahakot ng mga illegal cut trees, mga wood pitches ay i-flag down, uhulihin. So, bali hindi daw po yun magandang practice. Kasi yung kahoy, naputol na. Wala na rin pwenta. Nasira na natin yung kaligasan. Bago itong mga kaligasan natin, it will take a million years para siya mabuo. Para maging maging intact siya as a forest na mayroong wildlife, balance ang kanyang ecosystem dyan, protected ang kanyang biodiversity dyan, nag-regenerate siyang mag-isa, nabubuhay siyang mag-isa,
ito po ay million years actually. Pero pag pumasok na si human, isang segundo lang, putol na yung kahoy, sira na, hindi na natin marirecover. Kaya, dapat hindi siya maputol. Paano po natin gagawin yun? Ito po yun, andun sa EO23, meron po tayong pinagsama-samang member agency na kinabibilangan po ng PNP, Armed Forces of the Philippines, yung DND, DILG, and DNR. Ito po, ang concept po nito ay maglalagay na po tayo ng gwardiya doon sa na-identify natin na protected area. Kaya sinasabi ko kanina, napakalaki ng role ng Philippine Army and the DNP sa mga ganitong activity kasi ang DNR ay wala pa siyang DNR police. Ito ay pinapanukala pa lamang at certified na as urgent fee para ito ay mapabilis. So, we just hope na sa lalong madaling panahon, magkaroon po ang DNR ng sarili niyang pulis, na pulis na inirespeto, na merong armas na magbabantay kasabay ng PNP and the Army. So, lalagyan po natin ng mga pulis at Army at mga forester namin yung protected area, yung kanyang exit and entrance, yung mga trails, yung mga hotspots, i-identify po namin yan. Kaya nandito tayo sa activity na to. Although ito ay mayroong kasamang tree planting activity na itatanim natin dun sa malalapit lang sa mga ilog para po kasi this is no longer the right time to plant a tree eh. Kasi ang planting of trees is actually June to October, diba? So, kaya lang, kailangan po natin para maging symbol po ito ng ating, gagawin pagpuprotekta para na rin sa awareness, kailangan maka-join po kayo sa ganitong activity na ginagawa po natin. Ano po? Tapos po itong ating tree planting activity, tutulungan nyo kami na ikalat sa ating mga media, sa kaibigan, na kung gaano ka-importante itong maligtasan, na pagka ililigtas natin siya, siya naman ay ililigtas din niya tayo. Yun lamang po, maraming salamat po sa inyo. Okay. Pala niyo na. Babalikan kita. Pati ito naman. Yes, Daniel. Ayos. So ito po yung tinanim ni Yosek. Ed. Nag po mga kapagyan. Talagang babalikan po ito ni Yosek, no? Kaysa naman, kaysa Hardy. Didiligan mo daw. Ayun, didiligan natin. Didiligan. Ayun. Para mabuhay siya. Ayun. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Mabuhay ka. Oo, oh, hindi na puputulin. Yes. Thank you, pare ha. Ito kay sir. Hello. Hi. Ito tayo ulit, sir. Oo. Okay. Ano, Rizal? Oh, yes, sir. Tayo ulit. Ayan. Ito ay. Ayun, pala. Oo. Ah, sarap. Ayan. Ang itinanim ni sir ay? Mulabi. Mulabi. Ayan. Talagang sinisiksik talaga ni sir. Ayan, para mabuhay. Ang ating Director General, Gerald, tagpo ng Bureau of Correction.